Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng ginataang gulay with pork and shrimp. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kalabasa, sitaw, kanin ng baboy, hipon, sibuyas, at more ginataang gulay mix. Kagamit din tayo ng ground black pepper, water, at cooking oil. Umpisa na natin, magpapainit lang tayo ng cooking oil sa isang pot. At igigisa na natin kaagad dito yung sibuyas. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot ito. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung karne ng baboy. Hiniwa lang natin ito sa maliliit na peraso. Igigisa natin ito hanggang sa mag-light brown ng kulay katulad nito. Maglalagay lang tayo ng tubig at papakuloan lang natin. Kapag kumulo na, pwede na natin ilagay itong ating Knorr ginataang gulay mix. At pagkatapos ay hahaluin lang natin ito mabuti hanggang sa ma-dissolve na ito sa tubig. Tatakpan muna natin ito at lulutuin lang natin yung pork hanggang sa lumambot. Makaraan ng ilang minuto, pwede na natin ilagay dito yung ating kalabasa. Dahan-dahan natin ilalagay yung hiniwa nating kalabasa. At lulutuin din natin ito hanggang sa lumambot. Tatakpan muna natin. Kapag napalambot na natin yung kalabasa, ibig sabihin, pwede na natin ilagay dito yung sitaw. Ito na yung ating sitaw. Kilala rin ito sa tawag na string beans or snake beans. Ilalagay na din natin dito yung hipon. Itong hipon na gamit natin, tinanggalan na natin ng shell, pati na rin ang ulo. Sobrang madali lang gawin, di ba? Ito yung pinaka last step. Maglalagay lang tayo ng ground black pepper. Hahaluin natin at lulutuin lang natin ito ng ilang minuto. At pagkatapos, ilipat lang natin to sa isang serving bowl at serve na natin. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating ginataang gulay with pork and shrimp. Maraming salamat sa panonood nitong video. At sana, mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Hanggang sa muli!